Hello mga kakasina! Ako po ulit si Ate Angel na ang kasina ni Angel, and for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another dessert or kakanin recipe na baka hindi mo pa nagagawa sa iyong kusina, kaya't panoorin ang buong video dahil madali lang po ito. So sa isang kaserola, nilagay ko lang po yung nabili ko na kalahating kilo ng malagkit na bigas, and then inunaban ko lang po ito ng dalawang beses bago syempre itatapon po natin yung water na nanggaling doon sa paglinis natin ng ating malagkit na bigas. After nyan, ilalagay lang po natin to dito sa ating kalan at lulutuin po natin to na parabang nagluluto lang din tayo ng sinaing. Tapos po nilagyan ko lang siya ng 2 cups of water para maluto ito. Habang hinihintay po natin na maluto yung ating malagkit rice, sa isang mixing bowl po ay nagsala lang ako nitong isang fruit cocktail, and ito po ay merong 825 grams. So kapag nasala na po natin ito, isiset aside muna natin at gawin na po natin yung next procedure. By the way mga kakusina, kung mapapansin ninyo na naging ganito yung itsura ng aking malagkit rice, so nakalimutan ko siya, pero ang technique dito, di ba mahina na yung apoy ninyo. And kung ayaw ninyo na para bang may tutong sa gilid, lagyan nyo lang po siya agad-agad ng kaunting hot water and then scrape na natin to. Ayan, tapos set aside muna natin tong malagkit rice kasi po kakailanganin natin ng isang malaking kawali, at maglalagay po tayo dito ng isang lata or 400 ml ng coconut cream. After adding ng ating coconut cream, kakailanganin na rin po natin dito ng 1 can or 380 grams of condensed milk. And mga kakusina, naglagay din po pala ako dito ng konting asin para lang po pang balance ng ating recipe. And kapag nailagay nyo na po yung inyong ingredients dito, hahaluin lang po muna natin ito para mag-combine bago pwede na po natin buksan yung ating apoy sa ating kalan over medium to low heat. So hinaan muna natin yung apoy, yung medyo nasa medium heat muna siya. Tapos lulutuin lang po muna natin itong ating coconut cream pati yung ating condensed milk. Kapag nakita nyo po na medyo nagkukulo na po siya or medyo kumulo na yung ating cream mixture, pwede na po natin ilagay dito yung niluto natin kanina na malagkit rice. Ayan, kapag nailagay na po natin yung ating malagkit rice dito sa ating cream mixture, ayan, so hihinaan lang po natin yung ating apoy at hahayaan lang po natin ma-absorb nung ating malagkit rice yung ating gata pati yung ating condensed milk. Tapos, hahaluin nyo lang to ng maigi, tapos maya-maya mapapansin ninyo na halos wala na pong cream dito sa ating kawali. Ayan, ma-absorb na kasi siya talaga ng ating malagkit rice. Kapag nangyari yon, ilalagay na po natin dito yung sinet aside naman natin kanina na fruit cocktail. Ayan, so ilalagay lang natin to dito lahat mga kakusina, at hahaluin lang natin to ng hahaluin hanggang sa makita natin na talaga namang na-absorb na ng tuluyan ng ating malagkit rice yung ating coconut cream. Yan, para masarap po talaga siya, dapat nanunuot po yung lasa ng coconut cream dito sa ating kakanin or malagkit, pati yung ating fruit cocktail po ay nadudurog na rin siya. Ayan, so kapag nakuha nyo po yung ganitong consistency, isasalin ko na po ito sa aking lagayan. So bali ganito kalaki yung lagayan ko, tapos nakagawa pa ako ng isa pang maliit na microwavable tub. So palalamigin lang natin to, i-flatten na natin siya para maayos naman syempre. Tapos kapag lumamig na yan, ipapakita ko na po sa inyo kung ano yung natapos nating recipe for today. At ayan na nga mga kakasina, kapag lumamig na po yung ating recipe, pwede na po natin yang i-enjoy. At ayan na mga kakasina, tapos naman po ang ating Fruity Biko. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button, click mo na rin yung notification bell. Click all para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. And alam nyo ba mga kakusina na nagustuhan po talaga nila dito sa bahay yung ginawa kong kakanin na may kasamang fruit cocktail. So subukan mo na yan kung naiintriga ka din kung ano ba talaga yung kanyang lasa. Yan lang mga kakusina. Enjoy!
By the way mga kakusina, kung dessert or kakanin lover ka, say hello sa ating comment box section. Tignan nyo naman no, sobrang creamy nung nagawa nating bagong dessert or kakanin recipe.